ano po, sa question po. Ayun po, makikita nyo po. Nagbibigayin po ng donor sa dito. Hello po. Just melt so away. You are the source of life that never fades. When every single light burns out, I can feel you shining down. I need some saving grace. Light my way. Without you, I'm just lost in the haze. Light my way. A leader po sa Chaggy Second. So, gusto po yung experience sa pag-aansap. Hello! Ako si Ate Marie. So, ang na-handle kong youth ngayon is si Chaggy Second Ward. So, si pag-handle po ng youth ngayon is masaya siya kahit na mahirap. Pero ito yung youth na pinakamadali kong nahawakan this year. So, hopefully na next na activity pa namin is ganun pa rin yung magiging outcome ng mga youth po namin na maging masunurin pa rin sila sa mga leaders na nila. Sa mga young women natin, kamusta yung mga naging experience ninyo ngayong youth conference? Masaya naman po. Masaya ko kasi, lalo na kagabi kasi may mga bago pa kami nagsasabi. Parang masakos lang ako kami gano'n kasi sobrang saya. Ako po si Sister Rosalie from Malaysia. Yung pag-handle ko po ng mga youth is super enjoyable po sila. Nakita ko rin po yung mga pano nila, yung motivation po nila na matuto sa youth conference po. Taka, nakita ko rin po yung enjoyment ng bawat isa. And nakita ko rin yung pag-socialize nila sa ibang youth. Isa pa po is yung sila sa mga bibig. Hello, I'm Bea Kali from Anisha First Point. Ang natutunan ko yung youth conference is kapag may desire ka na magpunta on the mission is you are called to work na huwag mong anuhin yung mga hindrances ng ibang tao. Na alam ko rin na yung pagsiseminary is sobrang halaga siya. So, naka-help na mag-add ng knowledge sa lahat na mismong through the atonement of Christ, maliligtas tayo. Hello, I am Lenara Santana and ako yung nag-handle sa Echali First Ward Youth. So, sa naganap na youth conference, natutuwa ako kasi ang aking mga youth na nahawakan ko is sobrang natutuwa and nag-enjoy talaga. And makikita ko sa kanila yung happiness and enjoyment sa araw-araw from day 1 to day 3. So, sabi nila dati, pag nagsisimba sila, hindi sila nagpapansinan. Pero through this youth conference, meron na silang mapapag-usapan bukas, which is that. Yes. Hello po, ako po si Sister Gaila Dominguez from Orlando. So, as a leader po, sobrang naging masaya din po kami kasi nakikita po namin na nag-enjoy po yung mga youth namin. And kapag pinagsasabihin po namin sila, is sumusunod naman po sila. So, naging maayos naman po. Ang natutunan ko po sa youth conference is maging self-reliance tsaka mag-turn na po yung mga top na mga ito na mga speaker po kahapon lalo pa yung financially tapos yung mental. Financially po is malaki pong bahagi po yun sa akin kasi mag-start na po ako mag-iipon dahil lang po doon. Hindi lang po dahil yun, dahil sa sarili ko. Yung mentally din po, dahil sa hard work, ay sa footwork, nag-pressure po ako dati. Pero ngayon, good afternoon everyone.
before. So, masaya ako na naging youth president o young woman president ng Alicia Corp. So, masaya-masaya ako dahil sa dumaan na pandemic, nagkaroon din ng youth conference o, sa Alicia State. So, masaya-masaya din ang mga youth, lalo-lalo na ang aming youth. Dahil sa Alicia Corp, ang mga bata na tahimik ay naging masaya sila. At lalo-lalo na, yung mga kabataan na nawala o nawala sa simbahan, muli silang nagbalik. So maraming salamat dahil sa panahong ito na nagkaroon din uli ng youth confidence. So yun lamang po at maraming maraming salamat. Ako po si Sister Luzette Nicolas from Jones Ward. Nagpapasalamat ako sa experience ko dito sa youth conference dahil bilang youth leader, na-test yung aking patience sa pag-handle sa mga youth. Although bago pa lang ako na leader nila, kasi ka-appoint lang po sa akin or ka bagong calling ko pa lang na youth leader po. So, ang experience ko sa kanila, different dun sa daily na nakikilala ko sila sa Jones. Nung nandito sila sa youth conference, nakita ko na mas nag-behave sila dahil alam nila na may iba silang kasamang mga youth na galing sa iba't ibang ward. So, ipinapakita nila yung magandang pag-ugali bilang isang LDS na. Hi, I'm Prince Jatrell Cristobal and I'm from Jones Branch. At yung mga natutunan ko dito sa youth con is yung the more na nag-suffer ka for God is mas magiging matatag yung place mo or yung slot mo dun sa langit or sa celestial kingdom. At marami rin kaming natutunan about mental health like depression and anxiety. Paano ito maiiwas? Hello, ako si Ate Sai at ang hinahandle ko na youth ay from Padad Ward. At kitang-kita natin na ang mga youth ay they are actively participating sa mga various activities like the team building and they are actively sharing their insights, their testimony with their other youths po. So, yun. From Alicia first. Natunan ko ngayong youth ko is kailangan may gawin tayong effort and kailangan magkaroon tayo ng guidance sa kanilang Panginoon para maging success. Hello po, ako si Ate Nice at ang hinahandle ng mga youth ay ang Alicia First. So sa pag-handle ko sa mga youth ng Alicia First, sobrang nag-enjoy po ako. And kahit na medyo challenging siya, may hirap siya, ay nakita ko po sa mga bata na nag-enjoy sila and sobrang masaya rin po ako. But now I'm free. My chains are broken. I am a better man. I find my way to the promised land. I'm not who I was. I'm rising up from the dust. Rising up. I'm rising up. I'm rising up. Rising up. I'm rising up. My soul is on fire. Nothing's got a hold on me. I'm rising.